mga bok, may mga request tayo sa ating YouTube page na mag-open naman tayo kung ano ang nasa loob ng ating mga spring type airsoft. Ito na nga ang ating spring type airsoft pistol, ang Glock 18C model. Ang ating Glock 18C ay may external composition na metal alloy. May kulay itong matte black. Tanggalin muna natin ang magazine ng ating airsoft bago natin baklasin ang mga externals nito. Tatanggalin natin ang unang screw sa may rear sight nito gamit ang ating maliit na Phillips screw driver. Pag naalis na natin ang screw sa may rear sight nito, itabi muna natin ito para hindi mawala. Pwede mo nang baklasin ang kanyang slide. Uunahin mo ito sa rear sight niya paharap para matanggal ang kanyang slide. Ang slide ng ating Glock 18C ay metal alloy. Meron din itong isang screw sa harapan para lubusang mabaklas ang kanyang slide. Tanggalin naman natin ang spring ng ating slide. Ito ang spring ng ating slide. Ito naman, ganito tanggalin ang balbula ng ating spring type airsoft. Ito ay nagsisilbing pump ng ating airsoft pistol. Ito naman ang kanyang spring. Susunod na tatanggalin natin ay ang barrel. Unahin nating tanggalin ang kanyang screw. Medyo mahihirapan natanggalin ang ating screw sa barrel kasi ito ay may pinakamahabang screw at sa harap at likod ang kanyang thread. Kaya kailangan natin bigyan ng konting pressure ang ating pagtatanggal sa screw ng ating barrel. One eternity later. Ito ang screw na ito ay ang pinakamatibay na screw kasi ito yung humahawak sa ating barrel para hindi gumalaw at para accurate din ang target natin kapag ibinabaril natin ang ating spring type airsoft pistol. Para tanggalin ang ating barrel, kailangan mo lang hilain patras. At natanggal na natin ang barrel ng ating Glock Airsoft Pistol. Natatanggal din ang kanyang tip. Ang kanyang barrel ay ABS plastic, samantalang ang kanyang tip ay isa ring metal alloy. Ito na ang frame ng ating Glock 18C Spring Type Airsoft. Para tanggalin at paghiwalay ng ating frame, magtatanggal tayo ng 5 screw na humahawak sa ating frame. Sisimulan natin ito sa baba, papataas. One eternity later. At isa-isa nga nating tanggalin ang mga screw humahawak para makita natin ang loob ng ating Glock spring type airsoft pistol. Bagamat kokonti lamang ang laman sa loob ng ating spring type airsoft pistol kasi simpleng mekanismo lamang ang ginagamit nito. Una mong makikita at maaalis pag
nabuksan na ang ating black spring type airsoft, ay ang kanyang trigger assembly. Yan. Kung nakikita nyo, yung itim na yan, yan ang trigger assembly ng ating spring type airsoft pistol. Yan ang kanyang metal weights para mas mabigat palalo ang ating spring type airsoft pistol. At ito naman, ang kanyang magazine release na may sariling spring din. Tanggalin natin ang kanyang trigger assembly. Binubuo ito ng isa, dalawa, at pangatlong part at isang maliit na coil spring. Yan na nga, at nabuksan natin ng buong buo ang ating Glock spring type airsoft pistol. Bakal na bakal po ang ating frame, ang ating slide, ang mga coil spring nito, at ang kanyang nozzle tip, pati ang kanyang magazine. Ngayon, yung mga nakahiwalay po ay sila lang po yung mga ABS plastic o yung mga non-metal na parte ng ating airsoft pistol. Ngayon at nakita mo na ang loob ng ating spring type airsoft pistol, susubukan naman nating ibalik ito sa dati nito. At ititesting pa rin natin kung ganun pa rin ba ka-accurate ang ating spring type airsoft pistol. Thank you.
Ano mga book? Nagustuhan mo ba? Ngayon, kung may gusto kang klaruhin sa ating mga nabanggit, i-comment mo lang sa baba o pwede mo rin i-message sa Facebook page ni Book Jason. Huwag mo rin kalimutang i-like ang video na ito at i-hit mo na rin ang subscribe button para palagi kang updated sa mga bagong Airsoft, Airsoft Reviews ni Book Jason. Hanggang sa muli, salute!